Kung sino ang lumikha sa atin, siya lang din ang may karapatang kumuha sa ating hiram na buhay. Sa panahon ngayon, sobrang dami ng kaso ng mga taong nagpapakamatay sa iba't ibang kadahilanan. Problema sa bahay, pamilya, pera, trabaho, negosyo, relasyon at marami pang iba. Iilan lamang yon sa mga itinuturing nating dahilan para magdulot ng negatibong desisyon sa ating utak at magtulak para gumawa ng di mabuting solusyon. Bawat isa sa atin ay may kinakaharap na iba't ibang problema sa buhay. Ngunit iba-iba din tayo ng pananaw at paraan kung paano natin ito malagpasan at masolusyonan sa mabuting paraan. Alam ko na isa ka rin sa mga nag-isip dating tapusin na lang ang sariling buhay dahilan sa sobrang bigat na problema na kinakaharap mo. Marahil isa ka rin sa mga taong gusto mo nang sumuko sa buhay. Dahil yung pakiramdam mong nag-iisa ka na lang sa buhay, yung pakiramdam mong walang may nag-aalala at nagmamahal sa'yo. Yung pakiramdam mong na walang nakakakita sa mga mabubuting ginagawa mo. Lahat ng nakikita nila sa'yo, puro negatibo at maling mga gawain. Nagkamali ka lang ng isa, pero kinalimutan na nila lahat ng mga nagawa mong tama dati. Pero tandaan mo palagi, lahat ng ginagawa mo sa mundong ito, habang ikaw ay buhay, nakikita ng malikha na nasa itaas. Huwag mong hayaang lamunin ng negatibong mga bagay-bagay ang iyong isipan hanggang sa tuluyan kang malason at makagawa ng hindi nararapat. Pagtuunan mo ng pansin ang positibong solusyon at hindi ang problema. Kung sa pakiramdam mo sobrang bigat na, lumuhod ka. Iiyak mo ang lahat-lahat sa Kanya. Humingi ka ng patnubay, gabay at karagdagang lakas para malagpasan mo ang nasabing problema. Huwag kang magpatalo sa negatibong udyok sa utak mo. Hinding-hindi makakatulong yan. Pagramdam mo na punong-puno ka na, lumabas ka. Tumingala ka. Iikot mo ang iyong paningin sa iyong kapaligiran. Tignan mo kung gaano kaganda ang mundo. Tignan mo ang nakakamanghang nilikha niya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga negatibong nangyayari sa buhay mo ngayon. Bagkos, ituon ang iyong pansin at oras sa mga bagay na meron ka sa buhay. Matuto kang magpasalamat. Minsan kasi, masyado ka na rin maraming oras sa mga bagay na di mo makontrol. Kaya nawawalan ka na ng oras para magpasalamat at tignan ang mga bagay na meron ka. Isipin mong mabuti kung sa tingin mo wala ka ng pakinabang sa mundo. Di mo alam sa simpleng pagbitaw mo ng mga biro, may napapasaya kang tao. Sa simpleng pag-abot mo ng pamasahe sa jeep, may natutulungan kang tao. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may kanya-kanyang naharap na laban. Huwag mong hayaang mapabilang ka doon sa mga taong piniling tapusin ang lahat ng hindi lumalaban. Huwag mong hayaang matalo ka ng sarili mong desisyon. Kung ang buhay nga natin ay may hangganan, paano pa kaya ang mahirap na hinaharap at nararanasan mo ngayon? Bukas ng umaga, pagising mo, isa na namang panibagong araw ang kakaharapin mo. Huwag mo nang dalhin kung ano man ang mga hinarap mo nung nakaraan. Tandaan mo, palagi lahat tayo ay may misyon. Maging positibo ka sa buhay. Tandaan mo, ang pagtapos ng sarili mong buhay ay kahit kailanman, hinding hindi solusyon sa depresyon.